sa mapagpalang araw po ngayon ng Webes, March 3, 2022. Welcome to All the Line. Police Chief Master Sergeant Prado Araldimones mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Mystery Incorporated. At sa tulong po ng panalangin ng mahal na ina ng Biyernes ng Guadalupe, nais pong magbahagi. Ang mabuting balita po ngayon ay inangon natin kay San Marcos Cabanata, Siyam, talata 22 hanggang 25. At ang sabi po dito, kung ibig di namang sumunod sa akin, limutin ang kanyang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa pagsunod kay Kristo, kailangan mong ang dalawang bagay. Limutin ang iyong sarili at pasanin ang krus. Dito muna tayo sa limutin ang iyong sarili. Madaming mananampalataya, madaming naglilingkod sa simbahan, madaming mga nagpapahayag ng mabuting balita. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagmamature. Nakikita mo sa isang community, nagkakaroon ng pagkakababahagi, pagkakanya-kanya. Nawawala yung essence talaga ng pagkakaisa. Nawawala yung essence ng peace. Nakita mo, nagbabangayan, nagsisiraan, at yung iba pa nga, nagmumurahan. Alam mo kung bakit? Kasi meron pang self-preservation. Meron pang tinatawag tayo na self-glorification. Kaya ang hamon sa atin sa unang bahagi ng gospel, kung gusto mo talagang sumunod kay Kristo, kailangan mong limutin ang iyong sarili. May word pa nga tayong ginagamit dyan eh. Kailangan mong mamatay. Kailangan mong mamatay sa iyong sarili. Ano yun? Mamatay ka doon sa gusto mong matanyag, gusto mong sumikat. Sabihin, mamatay ka na parang wala ka. Without you, without God, you are nothing. Na parang lahat ng ginagawa mo ay hindi na para sa iyo, kung hindi para sa Diyos na buhay. At ito naman ang kagandahan, pag yun naman ang nangyari sa buhay pananampalataya mo, na once you die to yourself at si Kristo nang naging sentro ng buhay mo, makikita mo susunod ang lahat ng bagay. Magkakaroon ka ng kababaang loob, magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng tapang para ipahayag ang kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya sa unang bahagi, kailangan mong mamatay sa iyong sarili para ka makapaglingkod sa Diyos. Kailangan mong limutin ang sarili. No more self-preservation, no more self-glorification. Sa pangalawang bahagi, sabi doon, kailangan mong pasanin ang krus. Ang krus na ito, kapatid, ay bahagi ng buhay pananampalataya. Tanggalin mo ang krus sa paglilingkod, wala. Kasi mismong ang Diyos ang nagsabi, pasanin mo ang krus. Kaya siguro ito rin yung ginamit ng ating Panginoon na kanyang pagpapakuan dahil nakalaan talaga ang krus na ito upang maging bahagi ng kaligtasan. At ang krus na ito, kapatid, ang siyang natin pangahawakan araw-araw. Hindi dahil gusto natin ng problema, kung hindi ang krus na ito ang siyang magiging daan para tayo makalapit mismo sa ating Panginoon. May isang kwento bago tayo manalangin. Meron daw pong isang tao na reklamo sa kanyang buhay. Sabi niya, Lord, ano ba itong pinapapasan mo sa akin? Parang pagod na ako. Inabutan siya ng krus ng ating Panginoon. Medyo mabigat, karga-karga niya. Habang karga-karga niya, lumapit siya doon sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sobrang bigat naman na itong krus na pinapadala mo sa akin. Baka pwede mong palitan. Pinalitan ng ating Panginoon yung mas magaang. Habang karga-karga niya naman yung krus niya, habang lalakad siya, sabi niya parang, Lord, ang hirap naman itong krus na to. Sobrang gaan. Parang wala man lang kadating-dating, wala man lang ka-effort-effort. Baka pwede, Lord, ipapalitan ko to. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanya, sige, ganito na lang. Pumunta ka doon sa isang kwarto, makikita mo doon ang napakaraming krus. Maghanap ka ng krus na para sa'yo. Hanap siya ng krus. Sabi niya, ito mabigat. Ako na ito magaang. Hanggang isang beses, yung krus na nakita niya, ito saktong-sakto to. Ito yung saktong-sakto sa balikat ko. Kaya lumapit siya sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, may nakita na po akong krus. Ito na yung krus na para sa akin, saktong-sakto. Alam mo, sabi ng ating Panginoon, alam mo ba na ang krus na hawak-hawak mo ay siyang unang krus na binitawan mo? Ano ibig sabihin nito, kapatid? Yung krus na karga-karga natin sa araw na ito, yan yung saktong krus na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Hindi dahil mabigat, hindi dahil magaang, kung hindi saktong-sakto at kayang-kaya natin. Kaya sa araw na to, we will pray na makayanan natin nakargahin ang krus na ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Kristo. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala mo.
na ang pagsunod sa iyo ay kailangan namin limutin ang aming sarili at kailangan namin pasanin ang aming krus. Panginoon, sa oras po na ito, dumihiling po kami ng kalakasan, ng patubay, ng katatagan upang sa bawat yugto ng aming pagpasan ng krus, makita ka namin na kasama ka namin. Panginoon, sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupulit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon, na bubuhay noon magpakailanman magpasawalang kan siya nawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Manalang Espiritu, amen. Okay, nasa day 8 na ba tayo? Day 7 ng 7, 8, 9, 10. Day 8 na ng ating 100 push-up challenge. Okay, titirahin na natin ito. Makatirahin pa ng iba. Let's go! Manarit push-up. One for NCRP, one for STD, one for Makati Bus Station.